Hello, magandang araw, magandang buhay sa lahat. Welcome to my YouTube channel. Ito po si Andy Rabino TV Tech. Meron tayong gagawin sa araw na ito. Gagawa tayo ng ayusin natin itong flashlight na umiilaw naman. Tapos yung kumplin lang ay hindi magcha-charge. Tapos yung hair cleaner o plancha sa buhok, yung puti dito ay pagganahin natin at itong itim ay kakahuyan natin. Pero subukan natin kung pwede pa. Kung hindi na, di balik natin sa customer. Pero bago natin simula ng ating pagkuha ng video sa ating gagawin, nais ko pala palang magpasalamat sa nanood sa aking huling video at saka makisuyo na rin na kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay paki-subscribe na at paki-like na rin para dumami yung likes natin at i-share na rin sa mga kaibigan nyo, sa mga kakilala nyo kung gusto nyo makatulong sa aking channel at saka yung mga video ko pala ay isang pagre-repair sa iba't ibang klase ng mga electrical and electronics products, tools and equipment, component, amplifier, TV, flat screen, o iba-iba pang mga klase ng mga gamit. So kung baka yung mapanood nyo ay isa sa inyong mga gamit, sana makatulong sa inyong mga problema at makapagbigay idea kung paano ito gagawin o kung maaayos pa ba, kung paano buksan na hindi ma-damage at iba-iba pang pamamaraan sa paggawa ng mga electronics gadgets. Okay, so simulan na natin ang pag-repair tayo. Sasabihin ko na lang yung aking mga gagawin. At unahin natin ito ang ano, ito yung flashlight. Okay, so una buksan natin itong kanyang lights, yung kanyang heads, yung head. At buksan natin, may dalawang screw. Ayan, yan yung buksan natin. Titingnan natin kung bakit ayaw mag-charge. Tayo gumamit ng ating wireless. Ito pala, oh, tanggalin. Ayan. Okay. Ang kanyang baterya ay 'yan ng ating glass. Ayun. Papakita ko sa inyo. Meron siyang sunog dito, ayan oh. May sunog na bahagi, may spark. Tingnan natin 'yan kung bakit nagkaroon ng spark dito. Tingnan natin kung anong pyesa ito. Nawala talaga siya. So yung kanyang fuse at yung kanyang resistor dahil may tatak na R1 tsaka R2 papunta sa ating ilaw at yung ilaw natin ay may itim sa loob, baka nag spark na din ito. So check natin gamit yung ating analog multitester. Ito yung gagamitin natin sa pagsuri ng kung ano yung sira na nandyan. So yan, palagi nating i-check yung tester natin bago natin gamitin kung ito ba ay gumagana. Minsan napuputol itong ating wire probe
Tapos minsan hindi na nag-zero dahil low bat. Kaya lagi nating i-check. Tapos i-check natin yung sa mga nagsisimula dyan. Kami nasiraan din. Kaya para hindi na mangyari sa inyo ang mangyari sa amin, sana maniwala kayo at makinig sa aming mga payo at mga sinasabi, ano. So yan, isisiro muna natin. Tapos halimbawa yung kung ano yung paggagamitan natin, ano yung iti-check natin, kung voltahe man, mapa-AC man o mapa-DC, amperahe niya, baterya na 1.5, at saka yung ating ohmmeter test, lahat ng transistor, diode, mga parts, dito natin ilalagay sa ating ohmmeter range, at saka yung ating buzzer. So check muna natin siya kung functional yung ating tester. Hindi ko na kailangan i-check itong ating bulb kasi ano, gumagana naman ito kanina. Tapos wag na nating punasan itong ating shade or reflector natin dahil magagasgas yan. Hayaan lang natin siya dyan, wag na nating galawin yan. Yung ating baterya ay okay na rin siguro to dahil yun nga, umiilaw ito yan, o. Gumagana din ng high at saka low. So ito lang ang problemahin natin. Check natin kung bakit short circuit ito. So yan, open na siya. Tapos check natin itong ating AC diode. Yan, lagay natin sa emitter. So short na ang ating bridge diode, short na rin ang ating secondary, at siguradong may sira ito sa loob. So tanggalin natin, tanggalin ko siya. Yan, meron siyang drive transistor dito. Yan, tapos ito may capacitor na tanggal. Yan, oh, tanggal sa hinang. At yung kanyang transistor, tingnan natin kung magawa pa natin ang paraan o magpapalit tayo ng charger. Pero 220 ito, kaya masa auto adjust ito. Okay, check natin yung kanyang ilaw. Yan, umiilaw naman siya. So hindi ito ang dahilan kung bakit nag short circuit tayo. Palagay ko na overcharge lang to. Para safe tayo, tanggalin muna natin yung kanyang baterya. Kukunin lang natin itong hinang sa ating baterya, sa ating battery, para wala ng power at hindi tayo magbaliktad. Lagay natin sa sip para hindi sumayad dito sa ating ginagawa. Okay, so tanggalin natin itong diode natin, yung bridge diode, tanggalin natin. Ganito lang magtanggal, lagyan natin ng bagong lead, mag kabilang side, apat na paa. Ayan. Okay, so yeah, so check natin siya kung short gamit ang ating mirror na may masking tip, masking tape, para hindi tatalbog. Check natin siya.
Short na. Ayan, short na. So short na to. Ayan. Lahat ng paa, baliktaran, mayroon ng ribbing. Okay. So sira na. Maglalagay tayo ng bagong masking tape. Tape para hindi tumalbog yung ating mga pyesa na ididikit dito para mag-magtis tayo. Parang may tagahawak na siya. Ayan. Kasi itong nauna nating nilagay ay gamit na. Kaya mahina na yung dikit niya. Okay. Ulitin natin. So, tapos baliktarin natin, wala. Pero pag nilagay natin sa extin yan, lahat yan, yan o. Oh. Ayan. Kaya baliktaran. So, pag baliktaran yan, dapat wala. Kaya, confirm niya na, sira yan. Tapos, ito kanina, merong short circuit dito. Ayan, short din yung isang diode. Okay, zener diode to, zener. Tanggalin ko muna. I-check ko na lang muna lahat para hindi na humaba kung paano mag-check. Papakita ko na may tanggalin ko na lang yung mga short na sa circuit, in-circuit testing ko. Kung ipagsabay ko dito para sabay na papakita ko kung paano i-check. Okay, natanggal ko na lahat yung pyesa na hindi pwede i-test doon sa circuit. At yung mga natira dito, naiwan dito, ay yung switch, yung ilaw. Yung ilaw natin ay kanina na-test ko na yan. Pero ulitin ko pa rin. Ito, umiilaw siya, so good. Yung switch niya ay okay dahil umiilaw yung flashlight natin. Tapos yung mga resistor dito na natira, meron ditong 6.8 or 6R8 and 200, which is 20 ohms tsaka 6.8, yung diode at yung resistor na 6.8 din, at yung ating capacitor. So yung capacitor natin, check natin kung okay pa siya. Okay, check natin. So okay pa yung capacitor natin, at yung diode natin ay tingnan natin, hindi naman siya short circuit. Okay, so yung ibang parts dyan ay pwedeng i-test. So punta tayo dito sa tinanggal natin. Yung capacitor na ito ay merong number na 105J400 volts or 400V. So mag-check tayo ng ating capacitor ay dito sa ating extin key. Yan o, nasa tin yung pitik niya. Tapos pag walang short circuit ay bumabalik sa infinite. Ayan, so good ito. Tapos meron siyang number na 105, so sulat natin yung paano magtingin sa actual na number. So 105, isulat natin yung 105 ay ganito. Isang 1, isang 0, tapos yung 5 na yan ay yan yung limang 0, 1, 2, 3, 4, 5. And then bibilangin natin lahat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So buo naman siya, 7 digits siya. So magbilang tayo mula sa kanan, pabalik sa kaliwa, 1, 2, 3. Tapos bilang ulit, 1, 2, 3. So meron siyang 1 microfarad. So ilagay natin yung ating digital tester sa capacitor test at didingin natin kasi nagsasabi ang ating analog na good siya. Kasi yung kaya ko tinicheck dito dahil dalawa ang pumutok na pyesa, isang fuse at isang fusible resistor.
So pag check ng 105 ay ganyan, is sabi ng ating analog tester ay good. So nilipat tayo dito sa ating digital tester na nasa capacitance tayo, kung tama ba yung sinasabi na 1 microfarad. Yan o, meron siyang 1.00 UF, ibig sabihin ay 1 microfarad. So good sa dalawang tester natin. Balik natin sa 0 para sa baterya. And then yung ating resistor dito ay dito sa analog, pwede naman. Meron tayo dito isang resistor na nasa 1 key. Ano yata? 47 key. At saka isang 2 key. Yung 2 key, may number yan na 2001. At itong ating 47 ay 473. At meron tayong shortage na sinner diode. Tsaka yung ating bridge diode ay short din. At itong fusible ay wala na, putol na. At itong ating IC na may number na TL471 Alpha or A, ito ay tinitest ko dito sa ating extend key. Dahil kabisado ko naman ito, yung itim nasa kanan, nasa kaliwa. Tapos yung flat side nasa hinalaki natin. Ganyan, wala yan dapat reading. Ayan o. Tapos ibaliktad natin, i-twist. Ayan, yan may reading yan. Tapos hanggang sa gitna, meron yan, magbaliktaran yan. Ayan o. Ayan, pero dito sa unang pin, wala. So good pa to, hindi pa ito short. So ibabalik natin yung sa dalawa, tatlo, apat na pisa. So tatlo yung sira at isang fuse. Okay, so hanapan ko ng pyesa to at babalik na lang ako pag okay na. Ito yung mga gawain, mga ginagawa ng mga technician na nagagalit minsan, nagtatampo minsan yung mga kakilala, kaibigan natin na nagpunta sa atin na magpagawa ng mga flashlight na inayawa natin. Kasi mura lang naman yung bili nila nito. Tapos tayo, gagawin natin isang oras, dalawang oras, kalahating araw. Maghanap pa tayo ng pisa, punta pa tayo doon sa bayan. Yung pamasahin natin dito sa amin, kasi bawat sakay mo dito minimum 20. Dalawang sakayan papunta doon, dalawang sakayan din pabalik. So aabot kayo ng 80 yung pamasahin nyo. Sa paghahanap ng pisa, ito lang sa pabalikan lang. Paano pag mag-ikot ka doon sa lahat ng mga electronic store doon, maghahanap ka. Buti na lang kung pagpunta mo sa isang shop o sa isang tindahan, meron lahat. Pag wala, sasakay ka pa ulit ng 20-20-20. Kaabot may higit 100 yung pamasahin mo sa paghanap lang ng pisa nito. Kung wala tayong spare or makukuna na mga tinatawag natin donor parts. So, yun. Tapos, sisingil tayo ng ganito, ng ganyan. Sabi, mahal. Ang mura lang naman ang bili. Sana hindi na lang dinala sa, ano, sa shop. Hindi na lang dinala sa pagawaan. Kasi, mura lang naman. Sana bumili na lang. Eh, bakit pa pinapaayos? Kasi, sabi, bagong bili lang. Ilang araw lang, ilang linggo lang, masira na, tumutok na. Kaya, pinapagawa dahil nanghihinayang sila. Pero ikaw naman ang kawawa pag tinanggap mo. Pero hindi na natin sana iniisip yun. Kasi yung purpose natin, makadiscovery tayo ng bagong gamit, makakita tayo ng laman nito kung paano ito nag-ooperate, paano ito gawin. At saka malaman din natin na sa susunod hindi na tayo tatanggap dahil alam na natin ang mangyayari. Una-una, wala tayong available parts. Tapos, mahirap hanapan ng parts. Mag-asaya tayo ng oras. Marami tayong ginagawa ng mga flat screen o ano pang mga malalaking gamit na mas mahal yung ano, mas malaki yung kikitain natin doon kaysa dito. Pero dahil sa pagkakilala kayo, magkaibigan at suki, ginagawa pa rin natin. Pero kadalasan, nai-insulto pa tayo. Pero okay lang yun. See?
So hanapan ko muna to ng pisas na pa iba naman yung kwento ko, lumabas na sa ating topic na paggawa. Pero ito lang po yung katotohanan ng mga nangyayari sa amin ng mga technician. Okay, ganito, ito pala yung purpose ng aking masking tip na nilalagay, na hindi mawawala yung pyesa, hindi tatalbog, hindi matapon kahit anong gagawin natin, oh. Kahit ayan, oh. Ayan, andyan pa rin sila. Ayan. So kahit ihagis natin ganyan, nandyan pa rin. Ayan. So yan yung purpose ng ating masking tip, masking tape. So mabalik na lang ako pag nahanapan ko na ng parts to. Okay, pasensya na at medyo natagalan, pero kasi dami tayong hinahanap ng pyesa. Bali yung pyesa na kailangan ko, wala akong mahanap na sirang flashlight. Kaya dito ako sa yung auto bolts din, na auto adjust din na charger ng AM/FM na radio. Yung kanyang capacitor at yung kanyang bridge diode at yung load resistor na 330k, dito tayo kumuha kasi ano din to, sira na din to, at binigay na sa atin ng ating customer. So ito na lang yung pinagkuna natin ng gamit. Ngayon na ilagay ko na ang lahat na sira, ito yung mga sirang nakuha natin doon. Sabi ko kanina, okay pa itong kapasitor. Pero nung galaw-galawin ko yung kanyang paa, gumagalaw na pala at umiikot na. Kaya siguro yung pinagmula ng pagputok, dahil naiiba na yung mga boltahe, yung boltahe na dumaan dito, kasi yun nga, sira na pala yan. Pero sa pag-tester ko kanina ay okay pa. Pero nung ihinang ko na ay parang maluwag siya, gumagalaw-galaw. So yun, pinalitan ko na. At ngayon, ito na tayo. Tinanggal ko muna yung dalawang wiring niya na sa kanyang charger na dito sa, yan o, yung tinutulak-tulak na lumalabas na charger na plug. Yan. So tinanggal ko muna yung dalawa at naggumamit ako ng aking service wire. Tapos dadaan, para safe tayo, dadaan tayo dito sa ating test bulb, para in case na mag short circuit ay hindi agad masira yung madama yung ibang pyesa, dahil may protection tayo, gumamit tayo ng test bulb. Ngayon isusubok na natin yung ano, gamit itong ating digital. Ito pwede naman natin gamitin itong ating analog. Dito tayo mag-test ng ating negative, kasi yung sa voltahe kasi digital ang ginagamit natin, dahil kahit magbaliktad ay mababasa pa rin, may sign lang ng negative sign. Pero dito sa ating ano, sa ating tinatawag natin na digital, kahit magkabaliktad, ano, sa ating analog pala ay pag nagbaliktad ay nagkumakaliwa at nai-stuck yung ating needle doon sa gilid. So kailangan pa natin siyang pagpagin o pukin para mabalik ulit. So ito na tayo, kahit flashlight lang pero matagal din gawin. Dito tayo kasi delikado nga, dahil live ito, kaya maingat tayong gumalaw dito. Okay, so ingat-ingat lang sa paggawa. Ayan, oh, gumagalaw siya. Nahirapan tayo. Lagyan natin ng ano, para hindi tayo madaplisan, kasi live nga eh. Kaya sabi nga, ingat-ingat lang. Okay, so napakahirap maggalaw-galaw dito kasi wala siyang screw. Pero para safe tayo, lagyan muna natin ng screw para hindi tayo makuryente. Ipitin ko na lang siya ng plier kasi para hindi na tayo ano. Yan, oh. Check natin dito sa kanya. Nako. Daming ano, sagabal.
natakot kasi 220. Ayan o. Okay. Ayan. Tusok natin dito sa ating negative at positive. Tapos plug in natin yung ating ano, ayan o. Umilaw na yung ating light indicator. Tapos meron na tayong butay na 3 mahigit. So dito tayo, dito kaya nga dumidirekta na kami sa ano, just demo lang to para makita ng ating audience or ating manonood. Ito siya o. Gagamit tayo ng ating digital. Ayan. Yung digital natin ay siyang magbabasa. Tingnan natin kung ilan. Meron tayong 3.5 volts at umaakyat siya. Ayan. So, pinupunan niya yung kulang sa baterya. At yun, tuloy na yung pag-akyat ng boltahe. So, yun, yung ating ano, yung ating ginawa ay success tayo. Yung wala lang dyan yung over voltage protection na diode na sinner, wala tayong mahanap. Kaya sabihan na lang natin na ano, kontrolin o hahanapan ko na lang siya pag may time ako. Basta importante sa videong ito ay okay na yung ating ginawa. So, maraming salamat at hanggang dito na lang yung video ko. Sana ay may mapulot kayo na technique dito. Kahit simpleng gawain lang, flashlight lang, pero mahirap din gawin. So, sa amin kasi, napakadali lang tignan ng mga nanonood, pero sa totoo lang, mahirap din kasi mapalaki man o maliit man o malaking gamit yung gagawin namin, pareho lang din ang oras, gamit at materials na aming ginagamit at yung mga technique namin at pinag-aralan namin, ina-apply namin lahat dyan. So, napakahaba ng video na to patungkol sa ating flashlight na sira, ayaw mag-charge dahil putok yung kanyang circuit protection fuse at yung kanyang load resistor na thousands of ohms, tapos yung kanyang tinatawag natin dito na capacitor ay sira din, at saka yung ating bridge diode ay sira. Ang ginawa natin ay nagkumuha tayo dito sa isang sirang radio para mapakinabangan pa itong flashlight natin at napakinabangan din natin ang ating donor parts, okay, or donor radio, okay. So hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat, magandang buhay, salamat sa suporta, at huwag kalimutang i-subscribe yung ating channel at paki-share at like na din kung nagustuhan nyo yung aking video. Pakipindot ng bell all para maging updated kayo sa akin pang mga susunod na mga video. Kita-kita kids tayo muli sa next video ko. Maraming salamat muli. God bless and mabuhay. Bye-bye!